Gizmo, di ba close kayo ni Jesus? Paano ba magiging close kay Lord? Ay, wow! Close na pala kami ni Lord. Hindi naman masyado. Ay, Chantal, sakto lang. Ito kasi natutunan ko kay Superbook. Una, magiging close tayo kay Lord kapag lagi natin siyang kinakausap tuwing tayo ay nagpe-pray. Pangalawa, sa tuwing susundin natin ang utos niya na mas napapalapit tayo sa kanya. Kaya, lagi kang magpe-pray, saka lagi kang mag-o-obey kay Lord. Okay? Rhyme lahat. Tama, mga batang Superbook, marami pa tayong pwedeng malaman about kay God. Bisitahin ang aming website www.batangsuperbook.com. Alam niyo din natin kung paano mas makikilala si Jesus at tuklasin ang plano ng Diyos para sa iyo. Feeling mo ba isa ka lang sa bilyong-bilyong tao sa planetang ito? Siguro yun nga ang pakiramdam mo, pero hindi ibig sabihin nun hindi ka espesyal sa Diyos. Ginawa ka ng Diyos na walang katulad at meron siyang plano sa buhay mo. Ang sabi sa Biblia, dahil alam ko ang mga plano ko para sa'yo, mga planong magdudulot sa'yo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Sa totoo lang, ginawa tayo ng Diyos para magkaroon ng relasyon sa Kanya. Isang uri ng relasyon kung saan pwede mong sabihin sa Kanya ang kahit anong nasa isip mo. Nais ng Diyos na sabihin mo sa Kanya ang tunay na laman ng puso mo, Joy. Mahal ka niya at gusto niyang lagi kang maging tapat sa Kanya, kahit nahaharap ka sa panganib. Ang goal natin ay makilala ang Diyos kasi kapag kilala mo na ang Diyos, mas madali mong magagawa ang plano niya sa buhay mo. Perpekto ang Diyos at nakatira siya sa langit. At nahiwalay tayo sa Kanya, hindi dahil nasa langit siya at nasa lupa tayo. Nahiwalay tayo dahil sa kasalanan. Kasalanan pag gumagawa ka ng mali o gumagawa ka ng maling desisyon. Desisyon na laban sa ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, ang lahat ay nagkasala at walang nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam ng Diyos na ang tanging paraan para maibalik tayo sa Kanya ay ang pagpapadala sa kaisa-isa niyang anak na si Jesus para iligtas tayo. Ang anak ng tao'y hindi naparito upang manira, ngunit para magligtas. Ipinanganak si Jesus mahigit 2,000 taon nang nakalipas at nabuhay siya sa mundo na walang kasalanan. Ipinakita niya ang buhay na puno ng pag-ibig, nagpagaling siya ng may sakit at ibinahagi niya sa ibang katotohanan at karunungan ng Diyos. Dahil namuhay siya ng walang kasalanan, naayos ni Jesus ang relasyon natin sa Diyos. Ang sabi sa Biblia, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ni Jesus, namatay siya sa krus para hindi tayo maparusahan sa mga kasalanan natin. At makalipas ang 3 araw, nabuhay siya uli. Ang pinakadakilang pag-ibig na ito ang naging tulay para muling makasama mo ang Diyos. Si Jesus ang daan para sa walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Ang pagtanggap mo din kay Jesus bilang tagapagligtas ang magiging simula ng relasyon mo sa Diyos dito sa mundo. Ang sabi sa Biblia, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Para simula ng relasyong ito sa Diyos, maniwala ka ng buong puso at sabihin mong si Jesus ang iyong Panginoon. Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam niyong mahal ko kayo. Nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa mga mali nating desisyon. Si Jesus ang daan sa ating pagbabalik sa Diyos. Kailangan lang nating itigil ang mga ginagawa nating mali, ang mga kasalanan natin, at sabihin si Jesus ang ating tagapagligtas. Gusto mo bang magbalik loob sa Diyos at hilingin kay Jesus na maging kaibigan mo siya ngayon? Para simulan ang relasyon mo sa Diyos, dasalin mo lang ang panalangin ito. Diyos naming nasa langit, inaamin ko pong nakagawa ko ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban niyo para sa akin at gusto kong magkaroon ng relasyon sa inyo. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Buong puso akong naniniwalang si Jesus ay namatay at muling nabuhay para iligtas ako sa kasalanan ko. At ipinapahayag ko na si Jesucristo ang Panginoon at tagapagligtas ko. Punuin niyo po ako ng inyong banal na espiritu para magawa kong ipinagagawa niyo sa akin. Salamat sa pagliligtas sa akin at sa pagtawag niyo sa akin na inyong anak. Mangusap po kayo, tulungan niyo akong marinig ang tinig nyo para makapamuhay ako ng ayon sa kagustuhan nyo. Gusto kong mamuhay ng kasama kayo dito sa lupa at sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen.